kaawaan. O mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na nakapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pag-ukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan at sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan tulad ng kanyang pangako at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng Poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay.
Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ibinigay mo sa amin yung iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok. Buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang mga sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ngayon'y panahon marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ay siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, anong nagawa niyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap sa gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos. Kahit mahal ng bilihin, ay tayo nakakakain. Amen? Salamat sa Diyos, mahal na mahal tayo ni Lord. Amen? Tingnan mo yung iyong katabi. Tingnan nyo katabi nyo, wag si Father. Ayan. Sabihin, tanongin mo yung ganito, mahal mo ba ako? Tingnan ninyo, ha? Kapag sinabihan mo, yung ang iyong pamilya, no, o kaya'y kamag-anak,
mahal mo ba ako? Sasabihin niyan ay oo. Amen? Pag sinabihan mo yung kaibigan mo, mahal mo ba ako? Ang sagot niya ay oo. Subukan mong sabihin yan sa iyong kaaway, anong sasabihin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo. No? Sapagkat, no, sa ating buhay, pag sinabing kaaway, hindi tayo magkasundo. Pag sinabing kaaway, hindi tayo magkatagpo ng ano, ng pananaw sa buhay. Pag sinabi mong kaaway, ay ibig sabihin nito ay hindi tayo pwedeng magdikit sapagkat tayo ano, tayo sasabog. Ano? Gayaan ang sistema ng mga Israelita. Ang tinuturing nilang mga kapatid ay yung kanilang mga kalahi. Amen? Tanungin mo yung katabi mo. Tinan mo lang yung katabi mo, natutulog na uli eh. Sabihin mo, Pilipino ka ba? Ayan. Sapagkat kapag ikaw ay hindi Israelita, hindi kita kapatid, kaaway kita. Kung hindi ka Pilipino, hindi kita kapatid, kaaway kita. Subalit ito'y sinisira ng Panginoong Hesus. Bakit? Sapagkat nang binanggit ng Panginoong Hesus, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, sinasabi ng Panginoong Hesus, tularan natin ang Ama. Amen? Bakit? Sapagkat ang Diyos Ama, mahal na mahal tayo. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi nyo. Sabihin mo, mahal ka ng Diyos Ama. Oh. Ang ganda ng sinabi ng mabuting balita, kapag umuulan, hindi lang sa mga banal, pati sa mga makasalanan. Amen? Pag sumisikat ang araw, hindi lamang sa mga mabubuti, pati sa mga masasama. Dito'y pinalalalim ni Jesus ang 10 kautusan, yung 10 utos ng Diyos, yung 10 utos ng Ama. Bakit? Sapagkat dito'y pinapaalala ng Panginoong Jesus, hangga't hindi mo naiintindihan ang ibig sabihin ng pag-ibig, hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos Ama. Amen? Ano sabi ng aklat ng Deuteronomio? Sabi ng ating unang pagbasa, sinasabi sa atin, sinabi ni Moises, ibinibigay sa inyo ng Panginoon ang kanyang utos. Ay ano baga naman ang utos ng Panginoon? Simple lamang. Ibigin siya at ibigin ng ating kapwa. Amen? At ano ang pinaka-common sa dalawa? Pag-ibig. Pinapaalala ng unang pagbasa na kapag walang pag-ibig, ang pagsunod sa Diyos ay pawang pakitang tao lamang. Kapag ang ating pag-ibig lamang ay nakikita lamang ng mga tao, wala kang pinagkaiba sa ampaw. Alam mo yung ampaw? Hindi yung envelope na pula. No? Yung ampaw ay ibagay sa amin sa Quezon, ayun ay rice, ano, yung bagayari sa kanin, yung bilog na matamis. Abay, pag yun ay kinagat mo, ay walang laman sa gitna. Ay buti pa ang butse. Alam niyo yung butse, ayun may laman. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo. Ano, tanungin mo sa iyo, kaibigan. Butse ka ba? O ampaw? Oo. Oh. Ay karamihan sa atin ni ampaw. Lord, mahal kita. Ay, ang bibig mo naman ay tampalasan. Makapintas eh, kala may kagandahan. Oh. Ay, ako'y lagi na, simbikin, lagi na simba sa Quiapo. Abay, pag may nanghihingi sa'yo din, eh, ayaw ko, magtrabaho ka. Abay, teka muna. Hindi na sinasabi ng Panginoon. Kung mahal mo ako, makikita yan sa iyong buhay. Amen? Sapagkat sa mabuting balita ay ng kapayo-payo ng Panginoong Hesus. Bakit? Anong sabi sa bandang dulo? Maging ganap kayo katulad ng Ama. Kasi kapag ang Diyos nagmahal, walang pinipili. May buhok ka man o wala, may ngipin o wala, mataba ka man o payat,
ikaw man ay maputi dahil sa gluta o ikaw ay moreno, mahal ka ni Lord. Ganyan ang Diyos. At yan ang inahamon sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Aminin natin, ang dami natin pinagagagawa kapag panahon ng Kwaresma. Mag-iistasyon. Ano pa ba? Mamamanata. Ayan. Magbibisita iglesia. Walang problema doon. Ay ang akin lamang ay dasal kapag tayo gumagawa ng ganitong mga banal na gawain o religious practices, sana wag lang maging pakitang tao. Dapat ay may nakikita sa aking loob. Amen? Kung ikaw ay nag-iistasyon, 14 yan, ay mabisita mo rin yung mga taong nangangailangan. Amen? Sa pagkatandaan natin, sa mga tao na nahihirapan, nasa sa kanila din ang mukha ng Diyos. Pag ikay nagbibisita iglesia, aba, ay di pagkatapos ng bisita iglesia, bisitahin mo naman ang iyong mga kamag-anak na hindi mo nadadalaw. Bisitahin mo yung kaibigan mo na may sakit. Bisitahin mo yung mga nasa kulungan. Bakit? Sapagkat dyan na mapapakita ang tunay na larawan ng pag-ibig. Amen? At pagkakatandaan ho natin, no? Kapag ika tayo nagdadasal, ay hindi si Lord ang nababago. Ako ang nababago. Kaya pag sinabi natin, Lord, tulungan mo akong umibig, hindi si Lord ang magbabago, hindi si Lord ang mag-a-adjust sa akin, ako ang mag-a-adjust kay Lord. Kasi siya ang ano, the best example ng pag-ibig. Amen? Alam ko'y mahirap ito, no? Ibigin mo iyong kaaway. Naku! Ay mamaya pag sinabi ko sa inyo, magbatian kayo ng kapayapaan sa isa't isa, pagtingin mo sa likod ay kaaway mo, babatiin mo. Kita mo na. Mahirap yan. Ay yung pangalawa sasabihin na bin, madali, idapagdasal mo ang mga umuusik sa iyo. Ay para ako yung minsan ako yung napunta, hindi ko sasabihin ko saan. No? Ay kay, oh, kamusta na? Ay ito, Father, oh. Ipinagdadasal ko ang aking mga kaaway. O anong ginagawa mo? Ay, ang sinasabi kay Lord, tamaan ho sila ng kidlat ngayon din. Abay, mali. Pag sinabi mong ipagdasal mo ang iyong mga umuusik sa iyo, ang dasal ay ganito, Panginoon, pagpalain mo rin sila. Kasi pag sinabi mong, Lord, tamaan sila ng kidlat, hindi panalangin yan. Nagbibitaw ka ng sumpa. Amen? Hindi tama na magbitaw tayo ng sumpa. Bakit babalik sa atin yan? Kasi kapayo-payo ng Panginoon, magpunla ka ng pag-ibig, pag-ibig ang aanihin mo. Magpunla ka ng kasamaan, kasamaan din ang aanihin mo. At yan ang magandang hamon sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Na yung pag-ibig ay hindi lang sa mga kamag-anak, kaibigan, you go beyond. Especially to those persons who are very hard to love. Huwag kayong mag-alala, struggle din yan ni Father, kasi tao din akong katulad ho ninyo. Pero sa grasya ng Poong Jesus Nazareno, tutulungan niya tayo para maibig natin kahit ang ating mga kaaway. Amen? Yan ang itataas natin sa misa. At pagkatapos ng misa, yan ang ating iaakit sa paa ng Poong Jesus Nazareno. At tayo'y pipila. Ang dasalin natin ni ganito, Poong Nazareno, ako po'y tulungan ninyong umibig. Bigyan mo ko ng puso na malambot lalo tigit sa aking mga kaaway. Alam ko'y napakahirap, Panginoon, ng magpatawad lalo tigit sa aking kaaway. Subalit dahil sa iyong pag-ibig sa aking pagmimithing sumunod sa iyo, gagawin ko ito kasi mahal na mahal kita. Amen? Amen? Sa huling pagkakataon, tignan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, kapatid, laksan ninyo, natutulog na kayo, tapos na ako. Sabi mo, kapatid,
kung mahal natin si Lord, tutularan natin siya kahit mahirap. Huwag kang mag-alala, ang biyaya ni Lord ang tutulong sa atin. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagmatawad na Ama na ang habag sa atin ay walang hanggan at walang katapusan. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway maging buhay na halimbawa ng pagpapatawad at habag na ipinakita ni Jesus, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. At inawang kaawaan ang mga taong nakasakit, nakapinsala, o nagdulot ng mga paghihirap sa atin, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, naway mapatawad natin ang ating mga kaaway, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, matatanda, at mga pinabayaan, naway ating maipadama ang ating pagmamahal at habag, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Makapangyarihan at mahabaging Ama, pinasasalamatan ka namin sa pagpapatawad na inihandog mo sa pamamagitan ng iyong anak. Tulungan mo kami ipahayag sa iba ang iyong pagpapatawad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang niyang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga makasalanan. At magpagindapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak, na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at bagindapatin kaming lahat na makasali sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabayak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas sa loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. With you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang piling mo.
Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ikatatlong Lenten Recollection sa darating na February 27, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Dave Concepcion, Mission Station Priest, Santo Niño de Paz Chapel, Greenbelt, Makati City, na may temang Poong Jesus Nazareno sa Mukha ng Kapwa, Series 3, Nangungulila. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ito sa ating ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras po ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 7 ng umaga hanggang 6:45 ng hapon. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal upang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hinirang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyong Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong mga angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugon at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito'y naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na.
Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.